Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Madaling araw na pero patuloy pa rin sa pagpaparty ang mga tao sa Pearl of the Orient Seas. Tired? Don't mind me, mukhang importanteng kausap mo. Hindi siya umalis sa tabi nito sa buong gabi habang iniikot nila mga guests. Half of it, he was fending off women who displaced the side of him. Hindi niya inaasahan na magkakatagpo siya ng ganoong karaming babae sa iisang lugar at si Daniel ang target ng mga ito. May dadaanan lang tayo bago kita ihatid sa kwarto mo. Okay. Napilitan lang siyang magpanggap na kadate nito at anumang oras ay pwede niya itong iwan. But despite his crudeness with her and other women, he had a charismatic way of dealing with potential clients and associates. He was assertive and he had a magnetic pull on people. He was also the reason why Per Cruz was on top. He was a dreamer and made sure that he could make the dream come true. Saan tayo pupunta? Magtatagal ba tayo dun? Hindi ito sumagot. Welcome to the Sea Forest. Bati ng isang lalaki at babaeng nakasuot ng floral maong. She's held her breath. Wow! Hindi ko naisip na may ganito sa gitna ng dagat. Hindi ako nakapasyal dito kanina pero nakita ko sa brochure. Bakit bukas ito? Hindi ba tuwing umaga lang ito pabukas? May greenhouse glass sa tuktok nito na parang dome kung saan nakikita ang langit. Ito lang ang lugar dito sa barko na hindi maingay at magulo. Hindi ka makakapag-relax kung maraming tao. Come, nagpahanda ako ng pagkain para sa atin. May table for two sa gitna ng wooden bridge at nakaset para sa kanila. The soft light and the candles created a romantic ambience. Nakakahiya naman yata, hindi mo kailangan mag-abala. Halika, ako nga dapat na mahiya dahil hindi mo ma-enjoy ang party. Nahiya ka? Parang hindi yata yun bagay sa'yo. What do you mean by that remark? You are Lucian Daniel Montenegro. You came, you saw, and you conquered. And you ate. And you don't even have to say sorry for it. You don't make amends. I'm trying to make amends. Kung hindi ka kakain, susubuan kita. Look, I'm not that in the habit of snatching a woman to be my date. Nawalan lang ako ng choice kanina. I know, I understand. Hindi naman kita masisisi kung bakit gusto mong iwasan ang mga babaeng naghahabol sa'yo. It's my first time kissing a girl I barely know. As if he didn't know his way around women despite his hot status. So do I. Hindi ko ugaling basta-basta makipag-date. Kung laro lang ang lahat kaya kanina, I'm game. Pero hindi rin ako basta-basta nagpapahalik. Ginulat mo lang ako. And I left you with no choice. I'm sorry. I really am. May magagawa ba ako para makabawi sa'yo? Nakatitig lang siya sa malamlam nitong mga mata na mas madalas na matalim o kaya ay galit. She wanted to sigh and drool and stare of him. Ano ba naman ang lalaking ito? Dapat ay iniisa-isa niya mga bagay na pwede niyang kaasaran dito. His apologies look and sound and genuine. What? Am I boring you again? You don't want my company? Hindi pala siya nakasagot. No. You're not boring me. Spending some time with you is educational. Educational? Now, that's something new. Yeah, educational. I observed how you deal with people about business and I found it interesting. Kagagraduate ko lang ng business administration. Dapat nakabalik na ako para tulungan ng kapatid ko na pamahalaan ang kumpanya namin kung hindi lang ako nakidnap ng mga kaibigan po ako para sa trip na to. Interesting. Look, pakaisipin mo na opportunista ako na interesado sa'yo. Interesado lang ako sa mga success stories sa business. It's an honor. Sana naman ay hindi maniwala ito sa kanya. Kung kuwa-questionin pa siya nito, baka hindi na niya magawang i-depensa ang sarili. She was attractive to him. How about we have a little chat about it tomorrow? Pwede ka magtanong sa akin ng kahit anong gusto mo tungkol sa pag-handle ng business. Let's say that I can share a few secrets with you. Secrets? Gaya ng kung ano ang tipo nitong babae at naranasan ba nitong ma-inlove. Business secrets. Oh yes, of course. Business secrets. Okay lang sa'yo? Of course.
It's refreshing to discuss business with a woman. I will see you tomorrow night for dinner. Really? Thank you. Itinaas itong kopita ng alak bilang pagsaludo sa kanya. She was thrilled. Even her father was not impressed by her academic achievements. Lahat ay ibinuhos ito sa kapatid niyang si Moises, pati ang sikreto nito sa Nicodio. Daniel was giving her a chance to appreciate herself more. Hindi na kailangan. Kapag nakita ka ng mga kaibigan ko, tiyak na dudubungin ka nila. That will make you feel uncomfortable. I don't really mind. I may be unfeeling and cross most of the time, pero kapag nakipag-date ako, kailangan kong tiyakin na safe siya. He made her feel special. Ayaw niyang tinatrato siyang mahina. I think I'm starting to like you, Eloisa. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Daniel sa kanya. A knot formed in her stomach. Oh, Daniel. Usal niya at iyakap ng nitong mainit na katawan. Bruha ka? Bumangon ka niyan, mga agaw? Napaungol siya nang marinig ang dumadagong-dong na boses ni Agua. Nayanig ang mundo niya. Naglaho si Daniel pagdilat ng mga mata niya. Aray, huwag ka nga magulo riyan. Ang aga-aga nang bubulabog ka nang natutulog. Hindi ka na pwedeng matulog. Pinagpapatasyan mo na si Daniel sa panaginip mo. Hindi pwede. Pinagsamantalahan mo siguro siya. Agua, tigilan mo nga si Eloisa. Inagaw niya kay Agua ang unan, saka inilayo sa kanya. Napilitan na siyang bumangon dahil nasira na ang tulog niya. Hanggang sa panaginip niya, idala niya ang mga pangyayaring ng daang gabi. Bakit gising na agad kayo? Excited kami na makita ang Vietnam. We're docking soon. Sinungaling ka? Sabi mo ayaw mo kay Daniel. Sabi mo galit ka siya sa'yo, pero inagaw mo siya sa'kin. Iyong kagabi, katuwaan lang yun. Game pa rin ba ang pagpapadala niya ng breakfast para sa'yo? Really? Pinadalahan niya ako ng breakfast? Nasa breakfast table sa veranda, binawasan na ni Agua sa sobrang inggit. Madami naman, bakit di tayo pwede magkihati? Kung tutuusin sa atin naman talaga si Daniel. Filipino breakfast ang ipinahanda ni Daniel. Natouch siya nang mabasa ang note na nasa tray ng pagkain. You must be missing Filipino food. Enjoy, Daniel. Hindi mawala ang ngiti niya habang naghihilamos at nagtututbrush. Hindi niya niya ay naasahan na magpapadala pa ng breakfast si Daniel. Well, she must thank him anyway. Kung sa bagay, marami itong utang sa kanya. Masarap? Kailan pa ba ako huling makakain nito? Noong buhay pa yata si Papa. So what's the real score? Anong score? Basketball? Naging kadiit lang niya ako para hindi siya bulabugin ng ibang mga babae. Did you two kiss? Bumara sa daan na ng hangin ang kinakain niya. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Iyong totoo. Hindi niya alam kung paano tatanggin ng hindi iniiwas ang tingin dito. Kung hinalikan man siya ni Daniel, wala naman sigurong problema. Hinalikan ka rin naman ni Eric. Tumahimik ka. Ayoko sa lalaking hindi marunong mag-English. Mali ko bang tinanong pala niya ako kung gusto niya akong halikan? Ayoko nang matandaan ang talak na yon. I hate it. I hate that Slovenian. Nag-ring ang cellphone niya habang inaanon siya ng padaong na sila. Si Yaya Rose iyon, ang yaya ng kapatid niyang si Arvin pagkapanganak pa lang dito. Hello, Nana Rosie. Kumusta na po kayo ni Arvin? Kailangan ka ng kapatid mo. Nasa ospital siya ngayon at walang malay. Anong nangyari kay Arvin, mga kafelisidad? Paano makakauwi ng Pilipinas si Eloisa? Sinong tutulong sa kanya? Abangan!